Makalipas pa ang ilang minutong pagpapatay mali siya ni Leonor. Napansin naman niyang dahan-dahan na siyang hinihila nung aswang na nakita niyang nagpalit anyo. Habang kinakaladkad naman siya nito papalayo sa puno, pinilit naman niyang ipagpatuloy ang kanyang pagkukunwari. Ngunit nang maramdaman niyang ibinubuka na nito ang malalapad nitong mga pakpak, doon na siya nagdesisyong tadyakan nito. Pagtilapo naman ang nilalang, agad naman siyang napatayo, sabay utos sa mga barawan na hawakan ang mga binti at braso nito. Nang marinig naman ni Manong Onong ang kanyang utos, dali-dali naman yung lumabas sa uka para sundin ang kanyang nais. Paghawak naman nila rito, pilit pa yung nagpupumiglas ngunit sa kasamaang palad, wala itong lakas para labanan ang puwersa ng kanyang mga tauhan. Hindi naglaon, nang maramdaman naman ang nilalang na hindi na yon makakawala, doon na ito dahan-dahang huminahon para kausapin siya. Pagsilay naman ito sa mukha niya, mangiyak-ngiyak naman yung naglahad ng panig. Ayon dito, gigisingin niya lang sana si Leonor dahil delikado ang lugar na pinagpapahingahan ito. Dagdag pa ng nilalang na wala talaga itong balak na masama sa kanya, kaya nagkakamali siya ng iniisip. Subalit nang marinig naman ni Leonor ang lahat ng yon, di naman niya maiwasang tumawa, sabay sagot dito ng Talaga ba, Manong? Anong akala mo sa akin, bulag? Sa tingin mo, hindi ko alam na kanina mo pa ako minamanmanan? Malayo ka pa lang, alam ko na ang pakay mo. Baka ako siguro, nangahaskang kalad ka rin ako dahil sa mga nakababa kong depensa. Ikaw lang ang nakagawa nun, Manong, kaya hinahangaan kita. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, doon na nagsimulang magwala ang nilalang. Paulit-ulit na rin siya nitong pinagmumumura, kaya nung hindi na makapagtimpi ang panig nila Manoy Onong, ito na sana mismo ang papataw ng parusa sa nilalang na yon. Subalit, dahil sa kagustuhan niyang pahirapan palalo ito, tiniis niya ang lahat ng pangmamaliit nito sa kanya. Sa halip ang ginawa niya, dalhin yon sa liblib na lugar malayo sa baryo para pagdiskitahan ito. Una niyang ginawa sa nilalang na yon, tinanggala ng mga pamproteksyon sa katawan. Inalisan niya rin yon ng langis, tapos nilagyan niya ng malagkit na dagta ang bibig nito hanggang sa tuluyan niya na yung hindi maibuka. Kaya naman niya ginawa ang bagay na yon ay dahil sa ayaw niyang malawayan nito ang mga sugat na matatamo nito. Alam niya kasing may kakayahang maglunas ang laway nito, kaya para masulit niya ang pagpapahirap sa nilalang na yon, kailangan niya itong patikumin. Matapos naman niya itong gawin, parang pipi na ang aswang. Dahil na rin sa dami ng dagtang pumasok sa bibig nito, halos kalahati ng kanyang ngalangala, punong-puno na ng dagta. Nahihirapan na rin yung makahinga, kaya nung mapansin niyo ni Leonor, hindi na rin siya nag-atubili pang gawin ang parusang naiisip niya. Pagbigay naman niya ng utos sa mga barawan na padapain ito, agad naman yung binitawan ng mga nilalang, dala ng kawalan nito ng balanse. Lumagpak sa lupa na una ang ulo nito. Upang hindi rin yun makausad papalayo, dinaganan nila ang likod nito ng isang malaking tipak ng bato. Matapos nun, agad namang umatras ang kanyang mga tauhan para manood. Pagsilay naman niyang nakahanda na ang lahat, doon na niya kinuha ang dala niyang kandila na ilang buwan din niyang binendisyonan. Pagsindi naman niya nito, ipinaikot niya yon sa nilalang habang nagsasagawa ng ritual. Taimtim ang mga engkantasyon, kaya napakabisa ng naging epekto. Sa ilang segundong pagrinig ng lalaki sa kanyang mga usal, halos masunog na ang kaluluwa nito.
paulit-ulit itong namimilipit na parabang may mga hindi maipaliwanag na sakit itong nararamdaman. Di na rin yun nagkaroon ng pagkakataong makapagsalita pa buhat sa ganoong sensasyong nararamdaman ito. Hindi naglaon. Nang maihanda na ni Leonor ang mga usal, agad naman siyang lumapit sa lalaki, sabay tanong dito kung meron yung nalalaman sa lugar na pinagtataguan ng lalaking nagngangalang Teryo. Naitanong din niya ang tungkol sa mga kasama nito at kung ilan silang nambibiktima sa lugar na yon. Nang marinig naman ang nilalang ang kanyang sinabi, mangiyak-ngiyak naman yung humawak sa kanyang kamay, buhat sa kawalan nito ng abilidad na sumagot. Pagsilay naman niyang, saradong-sarado na talaga ang bibig nito. Agad naman siyang nagsambit ng tatlong buhay na kataga upang palambutin ang dagta. Siniguro din niyang nalulunyo ng kanyang kausap nang sa gayoy hindi ito basta-bastang makakapagpalabas ng laway na lulunas sa mga natamo nitong pinsala. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niya itong binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Sa kanilang pag-uusap, kinumpirma nitong may kilala nga siyang Teryo, pero pinangingilagan nila ang taong yon. Bukod kasi sa yon ay makapangyarihan, napakamapanganib din para sa kanila na madakip sila nito. Dalawa na kasi sa kanilang pamilya ang nabiktima ni Teryo at sa loob ng isang araw lang, nabago nito ang kanilang mga kadugo. Hindi na yun kagaya ng dati at ang masakla pa sa lahat kahit ano kinakain ito. Sunod-sunuran na rin yun kay Teryo na parabang wala na itong wisyo. Dahil sa pangyayaring yun, sinubukan pa nilang bawiin ito pero nung makuha nila ang dalawa nilang kadugo, bigla nitong sinagpangan ng mga kasamahan nilang umaagapay dito. Matapos naman itong gawin ng mga nilalang, nagdulot ito ng pansamantalang kaguluhan sa lugar kung saan sila naroon. Ilang beses din itong pinigilan ng mga kasamahan nila, pero sa kasamaang palad wala rin yung nagawa. Hindi naglaon, napilitan na rin silang lubayan ito, dahilan para muli itong makatakas sa kanilang mga kamay. Mula noon, hindi na sila nangahaspang bawiin ang kanilang pamilya. Ilang buwan pa ang lumipas matapos ang insidente, nalaman na lamang nila sa ibang angkan na ganun din ang nangyari sa mga kapamilya ng mga ito. Hindi nila mawari kung ano nais iparating noon ni Teryo, pero base sa kanilang mga nalaman, parang gumagawa yon ng mga tauhan. Dahil sa ganun itong layunin, makailang beses silang pumanhik sa lugar nito pero kalaunay napapalaban lamang sila. Hindi rin sila nagkaroon ng pagkakataon na makita si Teryo hanggang sa kasalukuyang panahon. Pagkalahad naman ng aswang sa mga bagay na yon, harapan naman yung nagwika sa kanya nang, "Yang kalaban mo, kalaban din namin. Gusto mong makarating sa lugar niya. Kailangan mo ng tulong ko. Magtulungan tayo. Sa ganoong paraan may posibilidad tayong manalo." "Posibilidad? Mananalo ako. Hindi ko kailangan ng posibilidad. Tsaka Manong, hindi ko kailangan ng tulong mo. Bago pa ako makarating dito, alam ko na ang lugar ni Teryo. Wala akong pakay sa inyo sa totoo lang. Ang kaso lang, ikaw mismo ang lumapit sa akin. Masyado kang nagpapadalos-dalos sa iyong pasya. Yan ang nagpahamak sa iyo." Sagot naman niya rito habang hawak-hawak ito sa leeg. Matapos naman niya itong maibahagi, agad naman niyang binawi ang usal na inihip sa bibig nito, dahilan para bumalik yon sa dati nitong katayuan. Nang may sakatuparan na niya ang bagay na yon, agad naman niya itong pinadapa tapos nilagyan ng mga selyo ang mga bisig at binti nito. Nang mapagtanto niyang hindi na nakakagalaw ang nilalang, paisa-isa niyang kinuha ang mga kandila
Matapos walang patid niyang isinaboy sa katawan ng lalaki ang mga naipong luha nito malapit sa mitya. Pagtama naman ang mga likidong yon, halos magwala na sa sobrang sakit ang aswang. Paulit-ulit na rin itong sinubukang tumayo pero dahil sa lakas ng selyo sa mga kamay at binti nito, hindi yon makakilos. Sa 10 kandilang ipinaikot doon ni Leonor, 3 kandila pa lamang ang kanyang nasasaboy, parang mamamatay na ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalima na siya, wala nang kakayahang gumalaw pa ang aswang. Nakasubasob na rin ang ulo nito sa lupa, tapos napakabilis na ng kanyang paghinga. Isipin niyo na lang, hindi naman ganong masakit ang likidong nagmumula sa kandila. Pero kapag sinasaboy niya yun sa lalaki, parang sinusunog ito ng likidong apoy. Ayon kay Leonor, ordinaryong mangyari ang ganoong bagay dahil sa lakas ng usal na kanyang ibinulong sa mga ito. Dagdag pa niya na, nililinis niya ang kaluluwa ng nilalang na yan, kaya makakaranas talaga ito ng hindi maipagkakailang hapdi at sakit. Maya-maya pa, pagsaboy naman niya ng huling luha ng kandila, napansin naman niyang hindi ito gumagalaw. Ayon kay Manoy Onong, sa 5 kandila pa lang, naghihingalo na ang nilalang na yon. Pilit nitong nilalabanan ng matinding sakit, subalit kagaya ng inaasahan niya, hindi yon nakaligtas. Dagdag pa nito na, natural na yung mangyari dahil na rin sa lakas ng bisa ng mga usal na kanyang pinakawalan. Pagkarinig naman niya ng sinabi nito, di naman niya maiwasang mapangiti na parabang isang papuri ang kanyang narinig. Sa pagbaling naman ng kanyang paningin sa nilalang na yon, agad naman niyang iniutos sa mga barawan na dalhin yon sa kanilang pugad. Alam naman kasi ni Leonor, isa ang labi ng mga aswang sa mga delikasiyang paborito ng mga ito. Dahil sa kanyang sinabi, napangisi lang naman itong si Manoy Onong sabay utos sa kanyang mga kasama na dalhin na ang labi. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang bumalik si Leonor sa kanyang pinagpapahingahan na parabang wala man lang nangyari. Pag-idlip niya, sa sumunod na araw na ang naging gising niya. Ikinatuwa naman niya ito, gawa ng kahit papaano nakabawi siya ng lakas. Akmang maglalakad na sana siya noon patungong sentro, napansin naman niyang nagkakagulo ang iilan sa mga taga roon. Dala naman ang kanyang kuryosidad, agad naman niyang nilapitan ng babaeng umiiyak, sabay tanong dito ukol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, doon na nito inilahad sa kanya ang tungkol sa asawa nitong nawawala. Ayon dito, palagi naman yung lumalabas tuwing gabi, pero nakakauwi naman ito. Yun lang din ang unang araw na hindi na yun nakabalik sa kanila, kaya malakas ang kutob nito na may nangyari doong hindi maganda. Dagdag pa nito na, kaya gabi umaalis ang kanyang asawa ay dahil sa namumundok yon, gawa ng naghahanap ito ng mga nakatagong kayamanan. Naniniwala kasi itong gabi lamang makakakita ng ginto, gawa ng kapag umaga aktibo ang mga gabay na nagbabantay dito. Dahil sa sinabi ng babaeng yon, pinili na lamang niyang tumango, sabay dahan-dahang lakad papalayo. Hindi na rin niya sinubukan pang kumausap ng iba, gawa ng yung babaeng nakausap niya, alam niyang asawa nung lalaking pinatay niya. Kaya nakumpirma ni Leonor ang ganoong bagay ay dahil sa mga marka ng aswang na nakakapit na sa katawan nito. Sa estado ng markang yon, nasisiguro niyang matagal na yung nakakapit, kaya wala siyang ibang maisip na dahilan kung bakit hindi yun napapahamak
o nagkakaroon man lang ng karamdaman. Ilang oras pa ang lumipas. Umalis na rin siya sa sentro. Sa tulong ng mga barawan, naging ligtas naman ang bawat lugar na kanyang dinaanan hanggang sa napasok na nga niya ang isang liblib nitong bahagi. Sa lugar na yon, madalang na ang mga dumaraang tao kaya naisip ni Leonor maaaring malapit na nga siya sa lugar na hinahanap niya. Alam din niyang hindi basta-basta ang daang kanyang tinatahak base na rin sa mga nilalang na kanyang nasisilayang umaaligid. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa dulo ng kakahuyan, may nasipat siyang dalawang lalaki na animo'y nagbabantay sa lugar na yon. May mga hawak-hawak itong patpat, tapos yung itsura nito parang ordinaryong magsasaka talaga. Katunayan, nung malayo pa si Leonor, hindi niya na yon pinagka-interesan na gamitan ng ikatlong mata, pero nung medyo malapit na siya, napansin naman niyang may kakaiba sa mga ito. Dala ng malakas niyang kutob. Hindi siya nagdalawang isip na gamitan niyo ng diwang hiwaga. Pagmulat naman ito, bumungad sa kanya ang mga totoo nitong anyo na nagtatago sa isang malakas na uri ng balat kayo. Nang makumpirma naman niya ito, agad naman siyang tumigil sa paglalakad na siya namang ikinagulat nung dalawang lalaki. Walang sabi-sabi, bigla naman siya nitong tinanong ukol sa kailangan niya sa lugar na yon. Pagtatapat pa nito sa kanya na, pribado ang parte ng bukid na kanyang pupuntahan, kaya kung wala siyang pahintulot mula sa may-ari, mas mainam na bumalik na lamang siya. Dagdag pa ng isa sa mga ito, hindi nila sinasanto ang mga pasaway na mambubukid. Nang marinig naman niya ang babala ng mga taong yon, tila bang nagkaroon siya ng interes na subukin ang lakas ng mga ito. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong binato ng tigalpo, dahilan para magalit sa kanya ang dalawa. Paglisik naman ang mga mata nito, harap-harapan itong sinunog ang kanilang mga tangang balat kayo. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang dalawang nilalang na may malalupang mga balat. Napakagaspang din ang mga balat nito na parabang isa itong uri ng mga abwak. Ayon pa sa kanya, parang sa demonyo na rin ang anyo ng mga nilalang na yan, kaya hindi siya naniniwalang isa lang itong uri ng aswang. Ang mas ikinagulat pa noon ni Leonor ay nung mapansin niyang hindi ito nasasaktan sa liwanag ng araw. Dahil sa pangyayari, agad namang humingi sa kanya ng kapatawaran itong si Manoy Onong. Aminado kasi itong nagkulang sila sa pagmamasid, kaya nakatagos ang mga nilalang na yon. Subalit, nang marinig naman ni Leonor ang sinabi nito, di naman niya ito sinisi, gawa ng alam niyang mas tumaas na ang antas ng kakayahan ng dating opisyal ni Ermetanyong Rubio. Dagdag pa niya na, malimit nang nangyayari ang ganoong pagkakamali, lalo na kung hindi mo inaasahan na lumakas na pala ang abilidad ng iyong kalaban. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman siyang napahugot ng kanyang sundang nang mapansin niya ang pagsugod ng mga ito. Paglapit naman ito sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niyang tinadyaka ng isa sa mga ito, sabay saksak ng hawakan ng kanyang sundang sa kasama nitong kasabay nitong sumugod. Pagtilapo naman noon ang kanyang sinaksak, agad namang napansin ang bumagsak nitong kasama ang walang patid nitong pagsuka ng dugo. Habang pinagmamasdan niyo ng nilalang, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding pagkagulat na parabang hindi yun makapaniwala sa mga nangyayari.
Pagbaling naman ito sa kanya ng paningin, mabilis naman yung nagpumiglas para sana tumakas. Ngunit, bago pa man yun makalayo, nahawakan na ni Leonor ang kaliwang binti nito, dahilan para hilahin niya yun pabalik, sabay unday ng saksak sa dibdib. Pagtarak naman ang kanyang sandata, nanigas na lamang ang katawan ng nilalang na yon habang nakatitig sa kanya. Bago pa man yun makapagsalita, binawian na yun ng buhay, kaya ang ginawa niya mabilis niyang hinugot ang kanyang sundang para malapitan ang isa pa nitong kasama. Pagharap naman niya rito, agad naman niya yung kinaladkad patungo sa pinakamalapit na puno habang seryoso yung tinatanong ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, taas noon naman itong inilahad sa kanya na kahit patayin niya ito, wala siya roong makukuha. Dahil sa sinabi nito, minabuti na lamang niyang undayan niyo ng saksak sa tiyan ng ilang beses. Sa sobrang gigil niya noon, halos mahati na niya ang katawan ng nilalang na yon. Kumalma lamang siya nang marinig niya ang tinig ng gabay ng punyal. Pagbalik naman ang kanyang ulirat, nasipat niyang naliligo na pala sa dugo ang kanyang katawan. Dahil dito, agad naman siyang naghanap ng batis na pwede niyang paliguan. Bagaman nasa baluarte na siya ni Teryo, di pa rin siya nasisindak sa mga bitag at patibong na nakapaligid dito. Sa katunayan, habang papalapit siya sa kinaroroonan ng opisyal, mas nakakaramdam siya ng matinding pagkagalak. Yung pagmamalabis niya kasing maging katunggali ito, halos hindi na mapigil ng kanyang damdamin. Noon pa man kasi, isa yon sa mga opisyales na gusto niya talagang makaduelo. Ang kaso nga lang, masyadong mailap itong si Teryo, kaya naging imposible ang kanyang hangarin. Gayunpaman, kahit wala silang naging paglalaban noong nakaraan, nasisiguro niyang wala itong panama sa kanya. Sa kahit na anong aspeto ng pakikipaglaban, hinding-hindi yun mananalo. Matapos naman niyang maisaayos ang kanyang sarili, agad naman siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Tirik man ang araw at walang maayos na kain, ipinagpatuloy niya ang kanyang plano. Sa isip-isip kasi noon ni Leonor, marami pa siyang mga opisyales na kinakailangang tugisin. Hangad niya ring maipon na ang mga ito sa lalong madaling panahon upang maisabay niya na yon sa kanyang maestro. Ang nais din niyang mangyari sa mga ito, manatili yon sa dimensyong kanyang ginawa hanggang sa siya ay tumanda at kalaunay bawian ang buhay. Alam niya kasi sa kanyang sarili na hanggat wala pa siyang pamamanahan ng kanyang karunungan, hindi na yon makakawala pa. Naniniwala rin siyang imposibleng pumatay ng mga tagapagmasid na anghel sa kadahilan ng kakaiba ang estado ng kaluluwa ng mga ito. Kahit gaano pa man siya kamakapangyarihan, wala siyang kakayahan na pumunit ng ganoong uri ng kaluluwa. Dahil sa ganoong paniniwala, mas pinili niyang iselyo ito kaysa makasapi na naman yon sa katawan ng mga ganid na tao. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglalakad, marami na siyang nasisilayang mga kakaibang bagay sa bawat lugar na kanyang napupuntahan. Base na rin sa lupaing napasok niya, tunay ngang may nagmamay-ari rito. Ang pinagbasehan niya nito ay yung mga alambreng kanyang nasisilayan sa mga hangganan. Siyempre, inaasahan naman niyang pagmamay-ari yun ni Teryo, gawa ng ito lang naman ang may kakayahan na umangki ng ganoong kalawak na lupain. Kinahapunan naman noong mismong araw na yon, narating na nga niya ang parte ng lugar nito na malapit sa isang burol.
habang pinagmamasdan niya ang buong paligid. Napansin naman niyang maaliwalas sa lugar na yon, tapos wala siyang nakikitang mga duming pakalat-kalat. Gayunpaman, kahit napakalinis ng buong paligid, kakaiba naman ang presensyang kanyang nararamdaman. Ayon sa kanya, kung gaano kalinis ang lugar na narating niya, ganon din kadumi ang salot na sumasabay sa hangin. Dahil dito, nakumpirma ni Leonor na isa ang lugar na yon sa tapunan ng mga bangkay ng tauhan ni Teryo. Alam niya kasing hindi magiging ganon kalakas ang salot kung wala raong tapunan ng mga pumanaw. Para sa kanya, isa itong walang kapatawarang kasalanan gawa ng pakiramdam niya. Pinaglalaroan ng dating opisyal ng kanilang samahan ang buhay ng mga pangkaraniwang tao. Dagdag pa niya na, noon pa man kasi ganun na talaga ang gawain nito, kaya hindi na yun basta-bastang maiiwan ni Teryo. Matapos naman niya itong maunawaan, nagpatuloy naman siya sa kanyang paglalakad hanggang sa may masipat siyang isang kubo na nakatayo malapit sa malaking puno ng mangga. Malayo pa man, tanaw na niya ang matandang mag-asawa na kasalukuyang nag-iimbak ng mga karneng ibinilad nila sa araw. Matapos naman niya itong makita, agad naman siya roong lumapit para kumpirmahin ang kanyang kutob na tauhan yon ni Teryo. Ilang metro ang layo mula sa tahanan nito. Bahagya naman siyang tumigil, dahilan para masipat siya nung matandang kumukuha ng mga karneng isinampay nito. Kahit nagkatitigan na silang dalawa, nagpatuloy lang yon sa kanyang ginagawa na parabang wala man lang itong nakitang tao. Sa puntong yon, hindi niya mawari kung ano nais nitong palabasin, pero pinili niyang sabayan ang larong gustong gawin nung nilalang. Maya-maya pa, paglapit naman niya sa bakuran nito, doon niya na yun tinawag, ngunit sa halip na ang matanda ang lumapit sa kanya, yung tatlong itim nitong aso ang una niyang nakita. Galit na galit yung sumugod sa kanya, pero nung malapit na ang mga ito, mabilis din yung umatras at kalaunay bumalik sa bahay na pinanggalingan nila. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang lumabas ang isang matandang lalaki na nakangiti. Mabilis yung lumapit at nung magkaharap na sila, agad naman siya nitong tinanong ukol sa kanyang kailangan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang sindaki ng matanda na nagsasabi ng, "Kung hindi mo pa pinabalik ang mga aso mo, nakita mo na silang mamatay." "Huwag mo akong takutin. Sawang-sawa na ako sa mga ganyang bagay." "Nasaan si Teryo?" "Alam kong nandito siya." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, ang masayang mukha ng matanda, napalitan ng matinding galit. Paglisik naman ng mga mata nito, pilit naman yung nagmaang-maangan ukol sa mga bagay na hangad niyang malaman. Sinasabayan din yon ng matanda ng mga panlilinlang at mga pabirong salita na parabang isang bata lang ang kanyang kausap. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ni Leonor ang panluloko nito sa kanya, agad naman niyang tinadyakan ang pintuan ng bakod, sabay hawak sa kwelyo nito habang puwersahan yung kinakaladkad papalapit sa kanya. Pagharap naman nilang dalawa, bahagya naman niyang hinugot ang kanyang sundang na siyang naging sanhi upang makaramdam ng matinding takot ang nilalang. Dahil sa kanyang ipinamalas na abilidad, parang naging isa yung asong nabahag ang buntot. Ang kanina lang na pangisi-ngisi, napalitan ng matinding takot at pagmamakaawa. Maluhaluhan na rin yung nakiusap sa kanya na pakawalan muna ito upang makapag-usap sila ng maayos. Ngunit sa kasamaang palad, hindi yun pinaunlakan ni Leonor. Ang ginawa niya,
Sa bawat hindi nito pagsagot ng tanong niya, isa-isa niyang pinuputol ang mga daliri nito. Pagsigaw naman ng matandang yon, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang paglabas ng asawa nito. Sa isang iglap, agad naman yung nagpalit anyo, sabay sunggab sa kinaroroonan niya. Ang kaso lang, bago pa man yun makalapit, nadakip na yon ni Manoy Onong at nung dalawa nitong kasama. Paghampas naman nila nito sa lupa, mabilis nilang kinatay ang matandang yon hanggang sa tuluyan na yung bawian ng buhay. Dahil sa bilis ng pangyayari, naiwan namang tulala ang matandang hawak-hawak niya. Okay. Pasensya na, hindi tayo naka 1 hour ngayon. Pero twice tayo ngayon, kaya meron pa tong susunod. Tapos bukas isang 30 minutes. Tapos Sunday 1 hour, tapos Monday finale natin. Sana magawa ko siya ng dire-diretso para lahat kayo hindi na mabitin. Patapos na yung kwento natin. Kaya para sa mga nag-iipon ng kwento, simulan nyo na. Kasi ilang araw na lang matatapos na to. Kaya pahintay na lang ako sa 16. Yun lang. Salamat.